Magandang gabi po mga katropa. Nag-video po ako para dagdagan lang po yung kaunting information doon sa nakaraang kong video tungkol po doon sa nakapag-ani ng 286 kaband of palay sa isang hektarya. Ito po ay si Ginoong Genaro Tamon ng Camarinesor. Ngayon, ito po pala si Ginoong Tamon ay isang local farmer technician ng Department of Agriculture. Talaga po pala siya nag-aral dyan. Kaya po pala ang kanyang kaalaman sa pag-paparming ay talagang ganun ka sindi po. Alam na po pala niya yung mga ganyan. Ngayon, sinubukan ka po niya yung ganung variety, yung US-88 hybrid rice seed para nga po na-testing ito at hindi naman po siya nabigo. Siya po ay nakapag-ani ng 286 kaban sa isang ektarya. At siya po ay tumubo nga ng 145,000 plus. Ang kagandahan pa po nito ay yung pong variety ito ay kakaunti ang reseco pala. Kung sa ating pangkaraniwan ay ang ating reseco ay napakalaki gawa ng halimbawa sa isang sakong palay ay halos kalahati po nawawala ang reseco. Ay doon po ay napakaliit. Gawa ng every 100 sack ng palay ay rumireseko lang po ng 20 kilos. Ay, gano'ng kaganda na. Ay, kaya rin po yung napabagay sa atin yung gano'ng klase ng uri ng palay. At yan po ay hindi na nangangailangan ng maraming tubig. Kaunti lang. Kaya masunod mo lang yung proper na management ng pagpaparming na yon, yung paglalagay ng mga fertilizer, ay talagang tutubo ka at aali ka ng madami. At iyan po ang kailangan ngayon ng ating Pangulo para po ma-secured ang ating food security na kailangan natin ngayon. Isa po yan. At tapos nabanggit din po ng taga Department of Agriculture na ang una din dyan po niyang gagawin nila ay yung makipag-coordinate sa mga local government para naman yun po yun sa mga aning agricultural gaya na halimbawa po ng mga gulay, ganyan, root crops na kung minsan po ay napapabayaan yung pag-dispose nito. Gaya po nung nangyari nung kailan, na-over yung supply sa Maynila ay hindi naman po nagkakaroon ng shortage, bumagsak ang presyo. Ay kung anong nasa oversupply eh. Lahat doon dinala ng mga behero. Ay kung yun po ay na-coordinated sa mga local government, ay di masasabi kung saan nyo pwedeng dalhin. Stop na muna dito sa lugar na ito, dalhin nyo doon sa kabilang bayan, gano'n. Ay magkakaroon po ng magandang supply. Pag gano'n, gano'n po ang gagawin ng Department of Agriculture. Kaya nga po, sana ay magawa ito agad ng ating Pangulo pagkatapos ng kanyang SONA para po yung mga magsasaka ay hindi na po mahirapan ng gano'n. At yun po ay pinangakong subsidy, dapat po mapabigay na yun para po makahabol sa planting season. Ngayon, ay laki po ngayon, malapit na po yata ang planting season. Yan naman po yung iba-iba, bawat lugar. Sa Central Luzon, iba. Dito sa Barting South, iba din. Pero sana makahabol at matulungan tayo na, matulungan natin ang gobyerno para maipatupad yung programang yan. Yan po yung kailangan natin. At sabi nga niya, isa po yan sa bubuhay sa ating ekonomiya, ang agrikultura.
Kapag po yan natutukan. At tapos, ito po isang, may dagdag ko rin po, ay ngayon, napanaw na at gawa ng, sa Lunes po ay sona ng ating Pangulo, ay napakarami po mga banta dyan na gusto maggulo, ay lalo na itong mga cost-oriented group na rin, itong mga kinabibilangan ng mga dilawan, ay ng mga leftist group, yan, Bayan Muna, yan, ay sila yung pahilig maggulo yan eh. Walang mabuti sa kanila, sa gobyerno, kahit anong gobyerno mapalagay dyan. Rally yan ang rally. Nagsusunog pa ng FPJ. Ay maigi kung yung sinusunog nila ay maigi sa katawan ng tao. Ay pollution yun eh. Puro plastic. Wow. Kaya hindi sila nagpipilit mag-rally, ay hindi sila pwede pinayagan. Ay pwede doon sa mayroong UP campus, yan. Yan na lang sila mag-rally. At para kahit anong gawin nila doon, ay sila-sila lang. Kaya abangan po natin ang sitwasyon sa nalapit na zona ng ating Pangulo. At ito pa isang problema din. Eh gusto kong ilaano sa inyo yung tungkol doon sa pelikula ni Direk Daryl Yap. Ay meron pong isang director din na kinontra yun. At hindi raw totoo yun. At katarantaduan daw. Ito si Direk Lamangan. Ay kung totoo, sinay sila yan. Napakarami ng nagawang pelikulang anti-Marcos. Ay hindi pa sila nagsasawa. Ay sabi, kukontrahan daw niya yan. At siya daw ay gagawa din ng pelikulang kontra doon sa pelikula ni Direk Daryl Yap. Walas. Baka yung langawin ha. At gawa ng sa dami-dami ng kanilang ginawang anti-Marcos na pelikula, eh baka wala nang manood at alam na. Alam na ang mangyayari. May bago ba? Wala naman bago sila. Ganun pa rin ang kanilang sinasabi. Ito kasing made in Malacanang ni Direk Daryl. Ito po'y bago at ito yung bahagi ng ating kasaysayan na kanilang itinago at hindi nila sinama sa kanilang narrative, kanilang mga sinasabi. At meron pa nga silang chismis na dagdag. Ito yung side na yun. Kaya matiyak, marami manonood dito. At ito na yung nawawalang kasaysayan na dapat panoorin ng mamamayang Pilipino para malaman nila ang totoo. At yan naman po ay sinusuportahan ng mga actual footage ng mga videos. Ay katulad na lang nung pinupuna na bakit daw may sulo yung mga sumugod sa Malacanang. Ay samantalang sila nung pumunta raw, wala. Yung pong unang sumugod sa Malacanang noong time na yon ay yung mga leftist, yung mga pinamumunuan ng mga AMU, yung mga ganyan. Ayun sila ang kauna-una pumunta roon at sumugod at nagsipag-akyatan pa nga yan sa mga bakod. At sinira nila yung mga gamit doon. Ayun, yun sila may dalang sulo. Ano naman sila sumunod na ay wala na, napasok na yung loob ng Malacanang. Baka nung nagparoon sila, wala na yung sulo na tayo na. Kaya sila pinak-check nila ay sila tuloy ang napak-check. Lalo na yan si Ed Linggaw ng TV5. Ayan, pak-check siya ng pak-check ay siya ngayon ang napak-check. Kung anong kanyang gagawin, sagot doon. O magpapak-check pa siya. Ayun, yun lang po ang aking kwan ngayon. Maiksi lang po at gawa ng yung bali, suporta lang po ito doon sa nakarang video ko. Sana po ay suportahan ninyo ang channel na ito. Inyo pong isubscribe, lalo na po yung mga nasa abroad, yung mga na makakapanood nito.
ay tulungan po ninyo at nang tayo lumawak po itong channel na ito at tayo po ay katulong at katuwang ng mga iba pang vlogger dyan na sumusuporta sa ating Pangulo. Tayo sama-sama atin pong ipagtatago, ipagtatanggol ang ating Pangulo at itataguhin natin ang tama. Ano po, kung pakilike na rin po ng video at pakishare at para po makarecommend din po sa iba at nang lumawak po, ay po itatalawin kong utang na loob sa inyo ay talagang ay siya, ay salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. At dyan sa mga nasa abroad, magandang umaga, hapon, tanghali. At kayo po ay lagi mag-iingat. Ano po, lalo na yung mga naan dyan sa malapit sa gera dyan sa Ukraine at Russia ay mag-iingat po kayo. At dyan sa mga, lalo na dyan sa may Sri Lanka, ay meron po tayong mga kababayan dyan ay na gusto na umuwi at yung po hindi makakauwi ay mag-iingat po kayo at kayo po hindi pababayaan ang ating gobyerno. Salamat po at magandang gabi po sa inyo.